Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 7, huling araw ng pasok natin dun sa mga, especially sa mga government offices and sa mga estudyante natin na nasa elementary and high school. Araw na ito ng, actually, simula na ng pagpapahinga natin sa buong linggong pagtatrabaho at pagpasok sa eskwelahan. Ngayon lang po ulit tayo nakapag-record gawa ng naging abala din tayo masyado sa iba pang mga bagay. Pero every time na meron tayong opportunity to discuss or to record videos, educational videos like this, ay talagang ginagawa natin ang paraan. Meron po mga pinadalang questions sa atin. Actually, naging dalawa ang tema ng ating katanungan. Una, yung tungkol nga sa lumalaganap na problema sa ngayon, specifically is about yung nCoV nga, yung novel coronavirus. At pangalawa, yung pinaka-main topic natin, which is about internet and specifically about hacking. Nandun na po tayo sa part na yon. Dun po sa unang katanungan, at saka sa mga doon sa nag-email at nag-send ng messages, maraming salamat at kahit pa paano na-appreciate ninyo yung advice ko na medyo yung iba naman na tatawa na lang or natutuwa. Kasi kung titingnan mo nga, minsan pwede mo siyang tingnan sa isang angle na nakakatuwa o nakakatawa. Pwede mo siyang tingnan na meron ding serious part na talaga nga namang dapat hindi tayo masyadong sobrang affected na parang lugmok na tayo. Dahil dyan sa issue na yan, hindi na tayo makagalaw, parang nakagapos yung mga kamay natin, samantalang malaya naman tayo. Tapos yung nilalagay natin sa ilong natin, doble-doble na, baka mamaya yan pa yung ikasawi natin. Kasi kung hindi na tayo makahinga masyado dahil tinapala na natin ng gusto yung ilong natin. Kahit sa lugar na safe naman, pwede nyong tanggalin yan. Mga hindi naman kailangan. No? Salamat doon sa mga nagbibigay ng comments and nagpadala ng emails. Pati na rin dun sa mga kaibigan natin na nagpapadala ng private message about that matter. Dun naman sa iba na hanggang sa ngayon hindi pa rin makamove on. Yung iba nagtatanong kung ano nga ba talaga dapat ang gawin, which is nasabi naman natin, kung talagang hindi pa rin talaga tayo makapag-move on, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Hindi lang po ako sigurado kung yung awitin na yan ay patungkol din sa coronavirus. Pero yung linya na yan, napaka-simple lang, pero masyadong malaman eh, kung titingnan natin eh. Actually, applicable siya sa lahat ng bagay na kinakatakutan natin na pwede naman palang hindi ganun. Pwede naman palang paghandaan lang natin, harapin natin yung mga fears natin. At minsan naman, dapat siguro selected fears lang. Yung mga takot na hindi naman kailangan tayo ay masyado nang apektado. Yung iba hindi na nakapag-aral. Yung iba, hindi na nakapagtrabaho ng maayos, nagpi-Facebook na lang. Iba na lang yung ginagawa kasi baka nga magka-coronavirus. Tapos, yung iba naman, nagmo-mobile legends na, nag-research, hindi na makapag-research kasi nga affected na rin sa coronavirus, hindi na rin makagawa ng assignment. Siguro, kailangan nating mag-move on kasi hindi pwedeng gano'n na lang palagi at hindi na tayo nagiging productive. Lakasan natin ang ating loob, lalo na hindi pa naman talaga tayo injured or talagang matindi na yung critical na yung tama natin. Kumbaga baka sa, nandun pa lang tayo yung tama natin, yung virus naging viral eh. Pero viral in social media, pero hindi pa talaga siya yung virus mismo ang naging viral.
yung quote-unquote virus na topic, siya pa lang yung naging viral. Sabagay, yung hindi nga virus, nagiging viral eh. Baka nga naman tama yung sinasabi nitong singer na ito, di ba? Baka nga naman tama yung mensahe niya, malay natin. Makakatulong din sa atin kung sakaling ganun nga naman. No, tama kasi hindi naman napaka-perfecto talaga ng mundo eh. Talagang along the way, along the process, talagang mayroon tayong mga may encounter na mga problema. Minsan naman, may nabasa nga akong isang libro eh, yung sinasabi niya doon about snowball theory, that after millions of years daw, magiging babalot na ang buong mundo ng ang Earth ng yelo, at syempre ang tendency nun, mamamatay tayo lahat. Pero yun, after millions of years, pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero siguro mas maganda mamuhay muna tayo ngayon sa present, at kung anong sasaingin natin, anong ulamin natin mamayang gabi, kung nakagawa na ba tayo ng assignments, kung yung tubig ba ay nakapag-order na tayo ng mineral water, baka paubos na, at saka kung meron pa ba tayong allowance or meron pa ba tayong stock, meron pa ba tayong tuyo dyan or dilis kung gusto natin para sa breakfast natin o kung nagmamadali, meron pa ba tayo dyan laman sa ref na pwedeng maluto para pambaon or pang ulam. So yung mga ganong bagay na mga sigurado na kakaharapin natin kaysa problemahin natin yung snowball, baka wala na, surely wala na tayo noon, di ba? So maging ano tayo, mabuhay tayo sa kasalukuyan at sa realidad. Okay, para sa pagpapatuloy ng ating talakayan about internet hacking, na-discuss ko last time yung tungkol doon sa phishing. Yung phishing na yan, actually, very common na yan. Nagte-text nga din kahit yung mga banko, kahit yung mga other institutions na related or connected tayo or may kinalaman sa ating mga transactions, lalo na sa ating bank account. Nagte-text din sila about it. Pero before that, talagang nag-i-exist na yan. Mga few years ago, nag-i-exist na yan. May nagaganap na talagang phishing. Yung sinasabi ko sa inyo na magpapadala ng link, ang URL, and then pag-click mo doon, dadaling ka na doon sa website niya. Hindi na yun yung totoong website ng banko mo or ng Facebook or whatever na meron kang account. So, ang mangyayari doon, pag doon ka nag-sign in, mare-record nila yung ano mo, makakapture nila yung pinasok mo doon na user credentials like username, password, so or PIN code. Masisave na nila yon. Sila na ngayon ang pwedeng mag-manipulate or i-login ka na on your behalf para sila na ang mag-transact ng mga ng account mo. Let's say ng bank account, ta-transfer na nila kung saan man nila gusto i-transfer, or kung credit card or debit card account online yan, pwede na nilang ipambili or ipambayad or kung ano man na gusto nilang gawin. So again, madali lang ang solution dyan. Alam mo naman kung ano yung URL or domain name ng banko mo. Halimbawa, bdo.com.ph. So wala na. Wala nang ibang, hindi na pwedeng magkaroon pa yan, or let's say online.bdo.com.ph. Kung Facebook naman, facebook.com or www.facebook.com. Wala nang ibang site kang pupuntahan para ipasok mo yung mga information mo. Pag hindi ganun ang link, hindi correct spelling, ay hindi yun tama. Pero again, huwag kang maging OA. Na halimbawa, may nagpadala sa iyo ng link, informative pala yun, wala namang mawawala sa'yo. At actually, kahit ngayon nag-phishing eh, click ka lang doon, sabihin sa'yo, dadaling ka doon sa link niya, wala ka namang ipapasok na information eh. Basta every time that you will enter your user credentials or user accounts, you should have to check first kung tama ba yung link na kung saan magpapasok ka ng information mo na ganun. Pero again, hindi nga kailangan maging OA, nasa single click lang, parang yung buong buhay mo ay nawala na. Kumbaga,
dapat nga talaga maging informed tayo na hindi ganun. Na porket may nagpadala ng link, hindi naman ganun kano yun, magkaka-virus ka kagad. Although, totoo yun, kasi kung executable file yan, exe file yan, hindi siya URL, ay baka nga ano, pero ang damage nun, hindi rin ganun na parang titigil na yung mundo mo. Tapos yun nga, yung isang pinakasimpleng paraan ng hacking, nalaman yung username and password mo. I mean, yung password mo. Kasi napakadali lang, apelyido mo, yun yung ginawa mong password. Hindi mo lang hinaluan ng numbers, ng wild characters. Tsaka kung halimbawa, online banking yan, let's say BDO, BPI, Metrobank, yung mga binanggit ko sa'yo, meron na rin yung iba. Meron naman yan other way ng confirmation eh. Halimbawa, yung OTP nga, yung one-time password, ito text sa'yo, hindi naman yun hawak ng hacker eh. Kaya hindi niya rin mapapasok basta-basta yung account mo. Kaya yung iba naman kasing naririnig ko, napaka-OA, ay ayoko ng online banking kasi delikado yung security, di ba? Naka-public. Naka-public yung IP, yung website. Pero yung account mo, hindi naman naka-public. Ipangangalandakan mo ba yung website, yung ano mo, ipopost mo ba doon sa... Kung ipopost mo sa Facebook, ito yung username ko, ito yung password ko, ito yung pin code ko, o ito yung link ng banko na kung saan ako nagtatransact, ay doon, yun lang ang delikado. Pero kung hindi mo naman yun ipapublic, di ba? Baka ka ding sumasakay sa ano, public utility vehicle, hindi naman ibig sabihin, ay delikado yun, public utility vehicle. Grabe naman, napaka-OA naman. So, ganun din yun sa website, di ba? Ang lahat ng website, naka-public yan. Kasi pinangalandakan nga yan eh, na visit us at www.tatalino.com. Oh, so, pinangalandakan nga yan, di ba? So, naka-public talaga yan. Pero yung security measures na nilagay dyan, ay, it's another story. Kung yung banko nga sumusugal, mas malaki ang mawawala sa kanila. Kung halimbawa man sinasabi natin, mali yung na yung mga misperceptions natin na baka nga delikado yan kasi online banking. Kung sila nga, di ba? Multi-millions ang transactions nila dyan. Eh tayo, baka wala pa namang 5 million, di ba? Tsaka may limit naman yung transactions yan. Hindi ka naman makapag-transfer dyan ng multi-millions in a day. Kaya yung mga ganitong takot natin, pag-aralan din muna natin bago tayo tuluyang parang nilamo na tayo nung takot natin. Okay, next time, I will discuss about SQL injection. So, that is another way of hacking or hijacking. Maganda rin na malaman nyo yun para at least may idea kayo. At yung mga nasa ganitong field naman ay magkakaroon kayo ng idea on how to counter-attack. Or not necessarily counter-attack on how to have a how to defend or how to secure your website because of this thing like SQL injection. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at magpapaalam muna ako dahil baka masobra na sa time ang ating uploading at hindi na ito ma-successfully ma-upload. Just click the subscribe button so that you will be notified or informed for my new updated or new uploaded videos. Again, God bless you all and bye-bye.